Alam niyo kung paano gawing bobo ang estudyanteng Filipino at mamamayang Filipino. Eto, appeal to the emotions. Ganito humirit ang mga idiots pagdating sa martial law. Appeal to the emotions. What about this year? Opo, potante. Ano sa tingin mo yung mga nagawa ng martial law panahon ni Marcos? Mas pinaiiran yung batas. May disiplina po yung tao. Alam po nila yung curfew. Maganda naman po siya para sa bansa natin. Kay Ferdinand Marcos, naging maayos yung pamamalakad niya. Sobrang higpit talaga niya. Pero yung higpit niya is parang pagmamahal na magulang. Marami naman po silang napatupad na batas. Maganda naman po yung nangyari po sa Pilipinas. Paboro na ba sa martial years ng mga Marcos? Para po sa akin, okay naman po. Apo. Paboro ako. Apo, paboro po. Apo. Sa pagkakataong ito, ako naman yung magpapakilala sa iyo. Apo. Ako si Danilo Malyari de la Puna. Isa akong biktima ng martial law. Biktima ako ng mga karapatang pantao ng panahon ni Marcos. Paano ka mabibiktima ng isang katang-isip na konsepto na batas lamang? Paano ko aabusuhin ng martial law? Dudukutin ka ba ng martial law? That's ikukulong ka ng martial law? Pupukpukin ka ba ng martilyo sa ulo? Babariling ka ba ng martial law? Ang martial law ay batas, konsepto na hindi nahahawakan, na hindi naaamoy, na hindi nararamdaman, na hindi nabibilang, na hindi naririnig. Ika nga sa English, ang martial law hindi material o physical na bagay. So paano ka magiging biktima isang konsepto na katang-isip? Ibig sabihin, yung mga nagsasabi na martial law victims raw sila, ang katotohanan dyan, human rights abuses victims. Hindi ka pwedeng abusuhin ng batas dahil konsepto ito. Hindi ka pwedeng abusuhin ng karapatang pantao dahil karapatan ito. Ang umabuso sa'yo ay ang mga may kapangyarihan na pulis at militar. Yan ang intindihin nyo. Much has been said about the coming horror of Ferdinand Marcos Sr. being given an honor burial at the Libino ng mga bayan. Even the thought of it is already stuck in the heart of our generation and our families, especially those who fell in the dark days of the dictatorship. Many of those who fought were very young people and who came from the working class and the peasantry, and a significant number came from this university. Ilang biktima ng martial law, hindi ko masikmura ang pambabaluktot sa kasaysayan. Sabi ni Bongbong Marcos, golden age daw ang martial law. Sa mga Marcos, oo, pero sa taong bayan na pinahirapan at sinupil nila, hindi. Grabe ang kahirapan ng panahon ng martial law. Pumipila kami sa nirarasyong bigas. 18 years old ako nang tinorture at ikinulong ng 4 na taon. Mga nakasabay akong estudyante sa aking pagdalo sa exhibit. September 21, hindi ba matunog yung pecho na yun? Ikaw, mas matanda ka sa kanila. Actually, yun nga po, pero hindi rin po familiar. Yung martial law, nababalitan. Opo, opo. Kailan yung martial law? Pangulong Duterte, marami pong nabuhay, nagdusa nung panahon ng batas militar. At kami po ay buhay pa hanggang ngayon. Hindi po kami papayagan na ipilit nyo sa amin ang kasinungalingan ng paglibing sa isang traidor, ng isang diktador sa libingan ng mga bayan. Simula po kami ngayong umaga mag-donate ng Marcos Martial Law Never Again na libro ni Raisa Robles sa mga public senior high school dito sa Pilipinas. At itutuloy po ito sa susunod na 6 na taon ng pagtatrabaho ko sa Senado. Kakatasin po yung sweldo ko para dito bilang isang maliit na ambag. It said, press freedom. What is that? The question is as relevant today as it was over 30 years ago. Press freedom. What is that? Can anybody tell me what is that?
Paano gawing bobo ang kabataang Pilipino at ang mamamayang Pilipino? Hindi nila ibibigay ang kahulugan ng martial law ayon sa political philosophy. Hindi nila ibibigay ang kahulugan o ibig sabihin ng martial law ayon sa siliging batas o constitution. Ang gagawin sa inyo ng mga idiot Aquino followers at ng mga idiot Robredo followers since 1986, sasabihin nila ito, ganito, ganyan, pang-abay at pang-uri upang tirahin ang martial law at sabihin na masama ito. Hindi nila ipapaliwanag ang tunay na kahulugan ng martial law. Sa oras na ginamit nila ang tunay na kahulugan ng martial law, ang lahat ng appeal to the emotions nila ay pagpapatunay na talagang mga idiots ang mga yan. Walang alam sa political philosophy, walang alam sa saligang batas, dadaanin kasi emotions. Ngayon kapag tinignan mo ang kasaysayan at kung anong ginawa ni Marcos noong 1972 upang simulan o ideklara ang martial law, dyan mo makikita na ginamit ni Marcos ang saligang batas upang itigil ang paglaganap ng komunista sa buong Pilipinas. Ginamit ni Marcos ang political philosophy, ginamit ni Marcos ang saligang batas upang ayusin ang bansa. Kailanman, hindi kahihirita ni Marcos ng appeal to the emotions para ipagtanggol ang ginawa niya sa saligang batas. Simple lang ang banat sa appeal to the emotions. Tingnan mo ang saligang batas noong 1965 at tingnan mo ang saligang batas noong 1986. Tingnan mo ang saligang batas ngayong 2016. Nandyan pa rin ang martial law. Pagpapatunay lang na ang konsepto at ang batas ng martial law ay nararapat sa isang maayos na lipunan.